Sa tuwing magbubukas tayo ng ating social media account, ang kadalasang balitang lumalabas sa ating newsfeed ay may mga kinalaman sa China. At malaking porsyento sa balitang ito ay puro negatibo. Ang Pilipinas, Taiwan, at Japan ang mga kasalukuyang bansa na pinakaapektado ng kilusan na ginagawa ng China, sapagkat patuloy pa rin ang komunistang bansang ito sa pag-angkin sa ilan nating mga teritoryo. Ngunit sa kabila ng pagiging agresibo nila sa kanilang mga claims, alam mo ba na ayaw o iniiwasan ng China ang pagsiklab ng giyera? Sa kabila kasi ng exponential growth o mabilis sa pagdevelop ng kanilang military capability kung ikukumpara mo sa iba pang mga powered countries, ay umiiwas ang China sa open war. At bago ko ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-hit ang ating notification bell para maging updated ka sa ating mga susunod na video. Shoutout kay Eugene Rodas, shoutout kay Brin Laguerta, at shoutout kay Darren Angelo Vegas. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Alam mo ba na nitong Abril lang ay nagsagawa ng isang muscular speech ang presidente ng China na si Xi Jinping sa Bawaw Forum Asia? Alam kong maraming magre-react dito, pero binanggit kasi niya na hindi lang emerging superpower na bansa ang China. Bagkus, isa sila sa mga bansang nagpapakita ng equality sa pag-solve ng iba't ibang klase ng global challenges. Type agree kung naniniwala ka sa statement na iyon. At disagree naman kung tagilid ito sa katotohanan. At ilagay mo na din ang iyong opinion. Maraming salamat po. Hindi man natin hinihiling, pero alam mo ba na pag sumiklab ang open warfare, dahil sa patuloy na ginagawa ng China, ay sila ang magiging vulnerable at magiging totally affected, dahil kung titingnan mo ang mapa na ito, ay napakaraming land borders ng bansang China. Take note na 14 countries ang nakapalibot sa kanila. At isa pa, halos lahat ng mga bansang iyan ay may hindi magandang karanasan sa China. Maliban pa yan, hindi naman lingid sa ating kaalaman na suportado rin ng United States ang South Korea, Japan, Taiwan, at Pilipinas na siyang makakatapat ng China. At maring matagal na din kasi itong inaantay ng United States. May magsasabi na hindi naman ito sigurado. Well, posibleng oo at hindi ang sagot dyan. Pero kung titingnan mo kung paano bumakap ang US ngayon sa Pilipinas at Taiwan, ay isa na rin ito sa posibleng maging ebidensya na handa rin sila. At ang isa pa sa hint dito kung bakit ayaw talaga nila ng open war ay ang ginagawa nila sa West Philippine Sea. Hindi nagpapadala ng warships ang China sa target nito. Bagkus, puro mga barkong kulay puti at fishing vessels lang ang sinasalang nila. Well, oo nga naman. Hindi ito maagad magiging red flag o matitrigger agad ang isang bansa dahil hindi naman mga warships ang pinadala nila. Pero kung hahayaan ng isang bansa ang aktibidad na ito ng China, ay siguradong makukuha talaga ng mga Chinese ang target nila. Dahil hindi naman talaga totally mga mangingisda ang laman ng mga barko. Bagkus, naglalaman ito ng paramilitary force. At once na nakuha na nila ang isang bahura,
ay markado na ito ng watawat ng China. At saka lang sila magpapadala ng warships upang tuluyan ng imilitarize ang nasabing lugar. Isang patunay lang din talaga na wala sa bokabularyo ng China ang katagang actions speak louder than words. Dahil nga sa ayaw nila ng open war, pero taliwas naman ito sa aksyong ginagawa nila. Gaya na lamang ng sa Taiwan na hindi na talaga maganda ang sitwasyon nila. Alam mo ba na ginagamitan sila ngayon ng gray zone warfare ng China? Walang pagpapasabog, pagpapalubog, pagbomba, pagbaril na nagaganap pero sobrang apektado ang Taiwan. Gamit kasi ang gray zone ay nakakaranas ngayon ng Taiwan ng cyber attacks. Paulit-ulit na incursion ng both warships at aircraft sa loob ng kanilang airspace at territorial waters. At pati diplomatic isolation ay nararanasan na rin nila. Malayo nga ito sa tipikal na gyera. Pero kung papansinin mo, ay halos bahagya wala na itong pagkakaiba sa epekto ng tunay na gyera. Talagang mautak ang China sa ginagawa nilang ito sa ating bansa at sa iba pa. They don't declare a war. Pero yung aksyon na ginagawa nila ay wala talagang pagkakaiba sa estilo ng pananako na ginagawa noong mga unang panahon. At naway, dumating na ang panahon na wala nang bansang makakaranas pa ng ganitong klase ng panlalamang. At mas piliin na lamang sana na mamuhay ng may kapayapaan. At ilan lamang yan sa may impormasyon kung paano umiiwas ang China sa gyera.